Buenos días, señoritas y señoritos. You know what made the Duterte government worse was the fact that 16 million Filipinos supported it. 16 million Filipinos turned a blind eye on it. Although their number was reduced eventually nung na-realize ng mga tao that the promises made during the campaign were not fulfilled. In fact, iniwan pa tayo ng 16 trillion na utang, sira-sira yung mga institusyon natin, yung mga pulis na hahabulin daw sa mga drug lords, 300 of them became drug lords themselves, mga generals and colonels, according to DILG Secretary Benhur Abalos. So, nasira po talaga yung mga institusyon, yung mga courts, yung Bureau of Customs na pinapapasok dyan ng mga 6 billion shabu. And until now, yung problema ng gobyerno sa smuggling came or started from the Duterte administration pa na naging parang yung kay Bantag who turned the whole Bucor, si Gerard Bantag, into a criminal syndicate. Naging ganun na rin po yung PNP, yung customs, and other institutions of government. And during that time po, naging consentidor yung 16 million dahil paniwala po talaga sila sa mga gimmicks, sa mga propaganda. And this is a lesson for us na dito sa Marcos administration, wag na natin hayaan yun. We should really monitor what they are doing and raise alarm and raise a voice against it, including dito sa social media. Ito na lang ang natirang sandata natin. Ito na lang natitirang bala natin against ang mga corrupt at magaling mag-fake news sa gobyerno. So isa po sa mga propaganda na very successful na ngayon na lang lumalabas na talagang naloko tayo at nabudel-budel tayo sa Duterte administration ay ito po yung Dolomite Beach, kung saan we either spend 50 or 250 million dyan para pagandahin lang yan. Oo nga, gumanda nga yung beach. Pero ano ba ang pinakamahalaga sa beach? Puwera sa sand. Siyempre po yung tubig. Hindi man tayo oppose sa Dolomite Beach. Oppose lang po tayo yung cosmetic solution. Yung solution na hanggang kwan lang po, pakitang tao lang, pero hindi talaga total solution, real solution. Kasi ang kailangan po talaga, linisin yung buong Manila Bay, yung buong area po niyan. Pero anong ginawa ng Duterte government? Pinalinis yung maliit na area, pinalinis yung maliit na area lang na kakarampot doon, kaharap ng parte ng US Embassy. And then yung buong Manila Bay po, it is a total area of 293 hectares po. Pinabayaan, in fact, sinira pa po. Why? Inallow during the Duterte administration na makapag-dredging na yung mga reclamation na mga real estate companies na owned partly by the Chinese. So ngayon po, yan na nilinis ka yung karagatan doon sa Manila Bay, doon sa area lang ng Roas Boulevard. Pero the whole Manila Bay sinira po dahil sa mga reclamation projects na ito. Nakikita niyo yan, yung maraming barko diyan sa Roas Boulevard. Hindi magtagal po, 'di ba? Ngayon nakikita natin yung beautiful sunset. Hindi magtagal, iba-block na yan po ng mga building doon sa laot po, doon out at sea. At syempre, kaya ngayon pa lang, this month dineclare na ng Department of Environment and Natural Resources na biologically dead. Patay na po. Meron namang konti-konti isda, pero largely patay na po. And this is because of the reclamation projects na yung mga may natitira pang mga corals dyan sa ilalim ng karagatan po.
sinisira at kinukuber na nila ng lupa para doon tatayuin yung mga mega city nila. Okay lang sana yan kung hindi dito sa Manila Bay, kung elsewhere. Pero dito talaga kasi gusto nila malapit sa Paranaque, malapit sa Manila, malapit sa Pasay. So sa gitna talaga po. So the Duterte administration did more to destroy the Manila Bay ecosystem than to save it. Oo, pinakita nila sa atin at nagbayad sila ng mga vlogger, ng mga media personalities para doon lang i-concentrate. Pero po, yun lahat intended para ma-concentrate dito sa maliit na lugar. Pero pagtagpan yung marami mga barko na nagde-dredging, pinupuno na po yung seabed dyan sa world famous Manila Bay. Hindi na natin, goodbye sunset na tayo. Kung gusto natin makita ng sunset, pupunta na tayo dito sa mga, magbayad tayo para makapunta tayo dito sa mga reclamation projects na gagawin far out at sea. Kung baka may bayad na ang famous Manila Bay sunset, hindi tulad ngayon na libre lang. Kaya, alalahanin po tayo natin, yung Manila Bay, it encompasses 199,400 hectares with a coastline that runs from Cavite, Paranaque, Pasay, Manila Bay, Malabon, Nabotas, Bulacan, Pampanga, Bataan, and other towns po nila. So meron po yan 50 species of fish sa deep water ng bay. Pero po ngayon, pinapatay na po ito. Dahil po dyan, tinatayo na po yung mga reclamation area. Dyan po sa Bacoor, Cavite, meron dyan tinatayo na Bacoor Reclamation Project. 420 hectares. Mega city po ito. Dyan rin sa Bulacan, meron 2,500 Bulacan Aerotropolis Project. Airport po, at the same time, isang syudad na po. And then, dyan rin po sa Pasay, mayroon 360 hectare reclamation project. At dyan rin po sa Nabotas, mayroon rin po 650 hectare reclamation project. At dito naman po sa Manila, at ito, kilala ko po yung may-ari nito, na kaibigan ni former President Joseph Estrada, meron rin po ginagawa dyan 419 hectare Horizon Manila Project, 419. So ito po, tinakwan na po, nakikita nyo, meron na nga, nakita na nga yung mga isla po dyan eh, parang ginawa ng China dyan sa West Philippine Sea. Hindi magtagal, mga building na natin makikita dyan. Pero saan na, wala na, by that time, forever gone, forever sira na po yung mga ecosystem ng mga isda diyan sa buong Manila Bay water basin. Wala na po, goodbye na. Kaya ngayon pa lang dineclare na ng DNR na biologically dead na po. And mas lalo po kung maitatayo, syempre lahat ito, hindi naman lahat siguro yung mga drainage nila, yung mga dumi nila, hindi naman siguro lahat makolekta nila. Syempre, hindi naman diyan susunod sa batas. So saan pa nila itatapon yung mga dumi nila diyan, itong mga reclamation projects na ito? Syempre diyan po sa kwan. Diyan lang po sa tubig sa Manila Bay. So knowing the government natin na hindi stricto sa sana po yan ang ginawa ni President Duterte. Hinabol nila lahat ng mga factory na nagtatapon ng tubig, nagtatapon ng toxic chemicals, mga factories, mga restaurants, mga bahay. Sana yan ang ginawa nila, pero hindi nila ginawa yan po. Ang ginawa lang nila, isang Dolomite Beach sa kakarampot na lugar. Ang ginawa lang po nila ay isang Dolomite Beach sa kakarampot na lugar dyan sa Manila Bay. Para ang atensyon natin mapunta dyan. Dahil dyan sa Dolomite Beach, masasabi natin, oh, pro-environment pala si President Duterte. Yung pala, he is the worst, the biggest monster against the environment. Kasi sa administrasyon niya po, nabigyan ng permiso itong mga reclamation
reclamation projects. Lima po ito, mega reclamation projects, mega cities ang gagawin dito sa Manila Bay. At nakikita nyo na, kitang-kita na, na tumatayo na talaga yung lupa. So nasa, saan mapupunta, tanungin ko kayo, saan mapupunta yung isda? Wala na, patay na. Kaya dineclare na ng DNR, biologically dead. So talagang nabudol-budol po tayo dyan. Pero wala na tayo magawa. Na na-approve na po yung mga reclamation projects na, na binanggit ko at tuloy-tuloy na nila ginagawa ito. So ang magagawa na lang po natin is to watch out na hindi na itong madagdagan at hindi na tayo nang mabudol-budol sa propaganda ng Marcos government. Kasi maulit na naman yung nangyari kay President Duterte, nilihis lang attention natin doon sa maliit na Dolomite Beach, and then yung pala, wala pa siguro mga 10 hectare yung or 3 hectares yung Dolomite Beach, pero pala may inapprove pala ng 420 hectare Baco or reclamation project, 2,500 hectare Bulacan reclamation project, 300 hectare Pasay City reclamation project, 650 hectare Nabota City reclamation project, and 419 hectare Manila Horizon reclamation project. At marami pa po nag-a-apply. So talagang nabudol-budol po talaga tayo. So the lesson is, huwag na tayo magpabudol-budol. Let's keep our eyes open at i-share nyo po ito sa mga, sa to all your friends and relatives, and ask them to make a noise against these reclamation projects na nakakasira talaga po sa environment natin. Paunang discussion pa lang po natin ito sa mga reclamation projects na ito. We will do more follow-up discussion on this. So for now, please also tell your friends to subscribe to the Blogcaster Armandine social media sites in YouTube and Facebook, and also the Views Action Destiny channel in YouTube. So thank you very much for watching, and see you in my next vlog.